Hello guys, it's me again, Nini Mel. Welcome to my blog. Ngayon guys, ngayong araw ay magluluto po tayo ng isang homemade french fries ala Nini Mel guys. See, kung sa lahat ng mga subscribers natin dyan, mga friends natin na mahilig sa french fries, tara na po at magluto tayo ng french fries. Hugasan po natin guys bago i-slice. Ayan. Si Mr. ang nag-slice. May mag gagawa kami ng pagkain para tomorrow. Ayan. Simple lang to guys. Yung potato na fresh. French fries lang gagawin namin guys. Instant french fries. Yeah. Slice. Ninugasan muna. Tapos slice ng sobrang haba. Wow, haba yan di. Pwede yan eh, paiksian. Pwede din ng kanyang kahaba. Depende sa kakain guys. Kasi yung kakain siya, ayun. Gusto niya ng mahaba. Kaya haba lang ang ginawa niya. Ayan. Astig no. Sige, go lang. Ayan, nagasan muna natin yung patatas na gagawin natin french fries guys. Ayan. Para malinis ito bago i-slice. Ito na yung na-slice nung kanina. Ayan, na sobrang laki. Pwede naman natin gawin half. Depende yan sa gusto nang kakain. Ayan. Pero yung kakain, hindi naman maselan. Kaya, pwede naman ganito siya, guys. Huwag tayo na instant na french fries, guys. Ilang piraso lang to. Isa, dalawa, tatlo, apat lang siya guys. Ganito na siya kadami kaagad. See guys. Ingat lang po tayo kung mag-slice tayo ng kahit ano. Kasi yung patalim natin or yung kutsilyo natin is sobrang matalim. Ayan. Mayroon ding french fries guys na ready to cook. First lid niyan is frozen. So, sa atin ngayon is fresh na fresh ang patatas na gagawin nating french fries. Ayan. Isa't kalahati pa lang yan lahat guys. See? Kung ano kaladami. Ayan. Isa't kalahating french fries pa. Isa't kalahating patatas pa lang yan guys. Ano lang yan eh. Kanina, parang wala lang. Isip, anong kakainin natin bukas? Ayan. Isip ko, kahit ano lang dyan, basta anong available sa kitchen. So, kung ano mayroon tayo ngayon, ayan, mayroon tayong patatas. Isip po, anong gagawin? Gagawin nating french fries. Ayan, malapit na yung matapos yung pangalawa. Ayan. Bala na sila. Ayan na yan. Buti naman at hindi maselan yung customer ko sa tabi ko. Kaya kahit ano slice, basta mas maganda, masarap. Basta luto ni Mrs. Ayan. See? Dalawang piraso pa lang yan guys. Ubusin natin siya ka-slice. Kung titingnan natin ang apat na piraso kung gaano kadami. Lagay po natin siya sa pinggan yung lahat ng na-slice natin, guys. Ayan. Kasi masipag tayo ngayon kung anong isip na isip pag anong gustong lutuin. Ito lang yung pinakasimple. Palagi na lang simple pero easy. Easy talaga. Ayan. See, dalawang piraso ka lang yan, guys. Ayan, guys. Mag-prepare po tayo ng isang kawali na yan. Lagyan natin ng mantika. Ito, nalagyan ko na nga ng mantika. At hayaan natin ng sobrang init bago natin lagay yung patatas na lulutuin natin, guys. See? Ayan. Kunting laki yung ano natin, yung kawali, guys. Tapos, para mas mabilis, mag-init yung mantika natin, takpan natin muna ng saglit. Ayan. See, hayaan muna natin mag-init ng masyado yung ating
mantika bago ilagay yung patatas na lulutuin natin, guys. Pag mainit na masyado, ayan, that's the time na hinaanan natin, slow fire na natin yung apoy, hinaan natin yung apoy pag mainit na. Pero ngayon na hindi pa, kakalagay lang ng mantika, konting apoy lang muna. Ayan, see dito guys, kukuha tayo ng isang lalagyan, lalagyan natin ng konting tubig, tapos see, maglagay tayo ng asin. Yung budget nyo lang guys, na magkakalasa yung tubig na lalagyan natin. Yung ngayon, lalagyan ko siya ng dalawang kutsara. Tutunaw ko siya ngayon guys. Dito ko ibababad ang yung patatas na ni-slice namin guys, para magkalasa ng konti. See, mabilog-bilog na asin. Ayan, babad po natin siya ng 5 or 10 minutes para ma-absorb yung lasa ng asin at magkakalasa po yung ating patatas. Ayan, may konting tunaw na at may konting buo pa konti. Ayan, nice. See, konti na lang, hindi na tunaw. Tapos nyan guys, kukuha tayo ng french fries. Kukuha tayo ng patatas. Ayan, ito yung patatas natin. Ibababad natin muna dito ng ilang minuto. Ayan, yan na yung hiniwa natin. Ilang piraso yon. Ayan, ng kalalabasan. Iiinis sizes. Ayan. Sa lugar na to, ibababad muna natin siya ng 5 to 10 minutes para yung lasa ng asin mag-absorb sa patatas na ni-slice natin bago siya lutuin. See guys, yan ang konting technique lang namin, version namin ng pagluluto ng patatas ng french fries, yung fresh na french fries. Tcharan! Babad muna natin ng few minutes guys, ha? Ayan, after 5 minutes na pagbabad. After 10 minutes na pagbabad. 10 minutes na nga eh. See guys, anong gagawin natin? Kunin natin to sa binabad nating tubig na may asin. At i-drain po natin siya, guys. Ayan. Drain po natin siya. Para sa paglagay natin sa mainit na mantika, hindi siya puputok. Siya matubig. Ayan, kailangan po natin siyang i-drain. Strainer natin siya guys. May konting kulay kasi yung kulay ng patatas natin ay napunta dyan. Charan! Pagkatapos natin yung drain, yung strainer, lipat muna natin siya guys para mapunasan natin yung tubig niya. Ayan. See? Sa ilang piraso ng slice, ganun siya ka dami. Huwag po tayo ng tissue guys para ipunas natin. Ayan, kunin po natin yung tubig niya. Pagkatapos natin mababad, i-drain natin yung strainer. Tapos ng strainer, kumuha tayo ng konting tissue at kunin natin yung sabaw niya guys, yung tubig niya, para mas maganda bago ilagay sa pinakamainit na tingkawali. Ayan, siguro mainit yan, tinakpan ko kasi. Ganda na ka. Ayan guys, maganda yan kasi hindi na siya matubig. Kailangan talaga
matuyo to bago natin lutuin. Ayan, potato ready made french fries ni Mel. Ayan, ayan, dito na tayo guys. Mag-try tayo ng isa kung talaga bang mainit yung ating kawali. Oh, see, try tayo ng isa. Ayan, so ibig sabihin mainit na talaga yung mantika natin guys. Lagyan na natin lahat na dyan. Tingnan natin na sobrang init guys. So, lagay pa natin yung iba natin mga patatas. Para magkaroon tayo ng french fries. French fries. Ala ni Mel. Nakarama na yung mantika na kumukulo kasi may kunting lamig yung patatas natin na nilagay. Tcharam! Hayaan lang muna natin pag masyadong haluan. Baka maiba yung size niya. Kunting lakasan konti tapos mamaya dahan-dahanin na naman natin ang ating apoy. See? Red homemade potato, homemade french fries. Since konti na lang natira, isang bagsak na lang tayo. Ayan, mix na natin ang konti para mainit na yung ibang part niya, hindi naaabot ng mantika. Ayan guys, after a few minutes, namula-mula na siya. Nag-brown na siya guys. So, hindi natin siya kailangan, nung una, hindi natin siya kailangan haluin ng haluin kasi madudurog. Hayaan lang muna natin siya, hayaan natin kanina na mainit. At kumulo naman kumulo. Usa siyang magbabrown na guys. See, tingnan mo na. Pwede na. Haluin konti kasi yan. Ayan. See. Ito na yung ginagawa natin. Konting minuto pa guys. Bago maluto. Malapit na lang to guys. Kasi ayan. Nagbrownish na siya. Nagbrown na siya konti guys. Ayan. See. Ayan, haluin natin ng konti. Lapit na guys. Luto na to. Ayan, ayan. Tapos na tayo guys. Ayan, luto na to guys. Patayin na natin. Switch off na natin yung apoy. Ayan, ready to sali na. Ayan ang gagawin natin. Ipidrain natin siya kung saan tayo nag-drain kanina para yung mantika ay masala. Ayan. Mayroon na tayong french fries para tomorrow. Merienda namin. Preparing for tomorrow to guys. Kasi pag oras ng trabaho, ayan. Since holiday ngayon, luto-luto din pag may time.
So para may sa work time ay kakainin tayo. Ayan, may kunting brown. So nice. Ayan ang luto ni Nini Mel. Sa mga may mga paborito, sa mga paborito, sa kung sino ba dyan ang paboritong French fries, pwede po kayong gumawa ng homemade French fries. Mag-slice lang, bumili at mag-slice ng patatas. Ibabad ng konti sa may asin, sa tubig na may asin konti, few minutes. I-drain mo siya, kunin yung tubig at painitin ng mainit na talaga na mantika bago ilagay yung French fries na din slice. Ayan, dito na tayo guys. Charan! Kasali po yan po natin siyang iti-tray. Strainer muna guys dito. See? Yan ang mukha niya guys. Pagkatapos po natin i-strain siya guys. Ayan, ito na yung kalalabasan nating French fries. Kuha tayo ng tissue. Malinis na tissue guys. Ayan, pagkuha. Lagay natin sa lalagyan. Ito, pinggan siya natin. Tapos, para mag-absorb yung mantika. Kasi alam natin, kaya punong-puno ito ng mantika, guys. Hayaan muna natin siyang naka-taas sa tissue. Para yung mantika ma-absorb papunta sa tissue, guys. Para iwas mantika. Okay, guys. Ayan. Meron na tayong French fries. Kunin natin yung konting mantika niya guys para hindi na totally may mantika siya. Diba? Ayan. Hindi may wasan na mantika. Talagang mantikain yan. Rich of cholesterol. See guys, ang mga sa mga friends natin dyan na nanonood na yun, I hope you like this video. Kung gusto nyo ng video na to, pwede nyo gawin sa bahay nyo guys. No need na mabili ng mga instant na French fries. Bumili sa Jollibee, bumili sa McDonald's, bumili sa KFC. Ara! Pwede kayong gumawa ng homemade French fries. You like my video guys. Konting luto-luto lang pag may time. Charan. Ayan. Mayroon pa rin siyang tissue guys. Maya-maya punin natin. Kasi laking tulong to sa pag-absorb ng ating French fries na may mantika. Super mantika yun guys. Charan. Guys, ito na po yung French fries natin. Thanks for watching, guys.